Hello everyone, this is Rolando Bohol. Welcome to ChampTV. Part of the 1972 Olympian, right? That's right. And also 1971-78 Pasay City Councilor, and 1976 and 78 Tanduay Ram Makers, and 1992 and 98 Senator. And our guest for today is Freddie Webb. Welcome to ChampTV, sir. Thank you. Thank you for the invitation. And I hope somehow, somewhere with this interview, we could entice people to get involved in sports. Because that not only fills up your time, but it gives you a way to be able to survive. Now, can you share with us your experience in the Olympics? And after that, you enter in the PBA, right? And become a legend. Oh, yes. Yeah, well, as I said, no? Basketball career is a long journey, no? You will have some difficulties, but at the same time, you have to be confident of your capability. Kailangan buulog mo pagka ikaw ay naglalaro, pag ikaw ay nakikipaglabanan sa larangan ng athletics, whether it be basketball, swimming, boxing, track and field, lahat yan. Yes. Any game that you play, no, first and foremost, kailangan, ano, you just cannot like it. You have to love it. Kasi pag like lang, hindi ka asenso. Exactly. You have to crave for it, no? Mm-hmm. Kahit na yung bago ka lang matulog, gusto mo pag-gising pa lang, bago pa lang matulog, iniisip mo na yung ano, palagay mo ako, basketball na iniisip ko, pag-gising ko, iniisip ko na naman anong gagawin ko ngayon, ano? All dedicated to basketball. That is how you will improve. That is how you will realize that the value of hard work. Okay. We talk about basketball. We all know that you start your basketball career in college, and then after that, you play at Mika. Can you tell us about your stories from college and the Mika? Because I'm very young during that time. I'm only 7 years old back then. So, yeah. Yes, sir. Well, naiingit ako sa iyo sapagkat bata ka pa. Uy, talagang matanda na. Pero sir, malaki. Wala tayong magagawa. Yung iba nga, hindi na umaabot na matanda eh, di ba? Sir, malaki respeto ko sa iyo. Don't grow old. That's why kami pong mga senior citizen, super senior citizen, malaking pasasalamat namin sa Panginoon sapagkat maraming mga taong hindi na umabot na maging senior, but they've gone to another life. No? But yes, anyway, yes. Your question, yung Letran, ano? Letran is my alma mater. It is my school. It is the school that allowed me to flourish. Doon ako nag-umpisa at kung ano man ako ngayon, ang laki ng utang na loob ko sa aking eskwelahan. Kaya palagi kong pinagmamalaki yun, palagi kong sinasabi, Arriba Letran. Yung mga classmates ko, hanggang ngayon, meron pa kaming grupo na nagtatawagan kami, nagmi-meeting kami, at yun namang mga kalaro ko sa basketball, ganun din. Magmi-meeting kami, yung just to remind of the good old days. No? When we talk about the good old days, kami mismo natatawa din sa mga kalokohan namin, yung mga mali namin, na natutuwa kami. Na, you know, when you're young, you are adventurous. Yeah? Adventurous. Ganun ka talaga, bata ka eh, di ba? You will make your mistakes and it's up for you to realize that you have to transform yourself to a better person. Yes. Yung sa Mika, basketball din po, iba yun? Well, Mika is a semi-pro league, no? Kasi wala pa yung PBA noon eh.
Oh, Pumasok okay. na yung PBA, yung BICA tumagal na lang ng mga 2 years, tapos tumiklop na rin yun. Oh, I see. Yeah. It's a semi-prolig, no? Kasi nung araw, yung Olympics, pagka sumali ka sa prolig, hindi ka na pwedeng mag-participate. Oh, you have to be an amateur to join yeah. the Olympics. Oh, yeah. Okay, got you. Ang ginawa ng Amerika, dahil sa nahirapan sila mag-champion. Okay. Dahil lahat ng mga magagaling na ng mga players nila are all professional. So, nagawa sila ng petition na pwedeng isali ang mga professionals. Mm. Bika is the PBA. Yun yung mm-hmm. cream of the crop, no? Na talagang siya yung sikat. Mm. So, okay. Doon ako naglaro for so many years, no? I think 11 years, no? Yeah, 11. Okay. And I was loyal to one team. Uh-huh. You guys don't even know that anymore. It's called ECO. Uh-huh. ECO basketball team. We won a lot of championships because inabot ko pa in one league si Caloilo Isaga. Eh. Mm, oh, yeah. Okay. Yung Lusaga brothers. No. Caloilo Isaga is the father, right? Of Dewey and the other Lusaga. Sino? Chito, Caloilo Isaga is Caloy, is the father of Chito and Dewey. Joey. Yeah, yes. Okay, sir, last na talaga to. Si yung isa Olympics po. Parang may narinig ako dun sa isang interview mo na napakagandang experience mo eh. Na balita ko tinalo niyo raw, nanalo daw kayo kontra Japan. Can you share with us? Yeah, well, kasi prior to the Olympics, sa qualifying, tinalo tayo ng Japan, ano? Oh, okay. Kasi nung araw, ang pwede mag-qualify, dalawa sa Asia. So, kami, tayong runner-up, sila nanalo. So, ang yabang, mayabang yung coach, sabing ganyan, kahit na blindfolded daw. Alam niyo yung blindfolded, magsasara yes. ka ng, ano, ng yes, mata yes, mo yes. ng oh, ng para hindi anyo, yes. na scarf yes. or whatever, no? Tapos, katalunin daw nila ang Pilipinas. So, galit na galit kami. Sobra ng mga hangin nun, ha? Sabi ni Coach Ning Ramos, yung coach namin, alam mo, ito na, pagkakataon natin makabawi, no? Mm-hmm. Kaya pinukpok namin yung Japan, hindi nakaporma sa amin yun, ano? Nanalo kami. So we were that's champion in Asia. Congratulations. Correct, oh, that was like, si Freddy, alam mo ba, Joyce, alam mo ba na yung last Olympics na nakalaro ang Pilipinas sa basketball was 1972. After that, wala na. Oh, talaga po? Yeah, that's the last. That's the last Olympic na nag-join ng Pilipinas. As of now, isipin mo naman. Yes. Di namin akalaan yun. And we're not yes. proud of it. You know, we would be proud if we were dislodged to that kind of a title. O siyempre, mas gusto namin. Mm-hmm. Dahil yung bayan natin nakataya ay sana mm-hmm. makasali uli ang ating kupunan. Pero yung, sa qualification wala. Nadadali wala. Tayo twice wala. Na tayo dinali ng Korea. Yes. Yeah, thank you very much for joining us. And then wishing you all the best and good health and happy. All right? God bless. Happy.